Sa ilalim ng CHED Memorandum Order No. 20 na inilabas noong 2013, hindi kasama ang Filipino bilang wika at gayon din ang panitikang Pilipino bilang isang general education subject sa kolehiyo. Kinwestiyon ito ng ilang miyembro ng akademya sa Korte Suprema. At noong 2015, naglabas ang temporary restraining order ang Korte sa pagpapatupad nito. Pero kamakailan, nagdesisyon ng Korte Suprema na bawiin ang TRO at ituloy ang pagpapatupad ng Memorandum Order ng CHED. Kinatigan ng Korte ang posisyon ng CHED na itinuturo ng Filipino at panitikan mula kindergarten hanggang senior high school at hindi na kailangan ulitin pa sa kolehiyo. Ikinadismaya ito ni Virgilio Almario, pambansang alagad ng sining sa literatura at kasalukuyang chairman ng National Commission for Culture and the Arts. Ngayon pa nga lang daw, patuloy ang pagbaba ng achievement rate o antas ng kaalaman ng grade 6 students kung ang national achievement test ng DepEd ang pagbabasehan. Kailangan ang Filipino as the national language ginagamit magmula sa pinakamababa hanggang pinakamataas na antas ng edukasyon. Yun ang paraan para yung language ay makultivate. Dagdag pa ni Romel Rodriguez, direktor ng Sentro ng Wikang Filipino, banta ito hindi lamang sa ating pambansang wika, kundi maging sa ating pagiging Pilipino. Sintomas ito ng kanilang kakulangan sa pag-unawa ng ambag ng wikang Filipino at panitikan ng Pilipinas sa tuloy-tuloy na paghubog ng kaalaman, kamalayan ng ating mga mag-aral. Pero maging mga akademiko, nagkakaiba ng opinion sa issue. Dapat ang ituro sa mga alam sa college, yung issue ng diversity, yung appreciation for diversity. Kasi ang ating bansa ay mayroong 84 languages. At for a long time, kasi ang Pilipino naman ngayon, still maybe 80% or 85% Tagalog-based. Global competitiveness o kakayahan makipagsabay ng mga Pilipino sa buong mundo ang isa sa mga hangarin ng CHED Memorandum Order. While we value our global competitiveness, hindi naman ganun talaga ang pinaka-primary goal ng education. Hindi naman yung kumite. Kailangan pa rin ang education ay may kaugnayan sa paghubog ng karakter ng tao. Ng bata, yung karakter na Filipino. Balak magpagdialogo ng iba't ibang grupo sa CHED at kalauna iapela sa Korte Suprema ang desisyon kaugnay ng kontrobersyal na memorandum order.